Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. Sa video na ito ay gagawa tayo ng cellphone na galing sa Negros Oriental. Ang problema po nito ay bootloop problem Redmi Note 9. So sinubukan niya na po ito gawin. 2 days lang po ang itinagal at nagluloko ulit at nagbumalik ang problema. So ano nga ba ang problema at paano ito gawin na hindi na babalik ang sira? So dalawang cellphone po ang pinaayos ng may-ari. Ayan po, galing po sa Negros Oriental. So ayan guys, ito po yung problema. Redmi Note 9 ayaw mag-on, hanggang bootloop lang, logo-logo, blinking lang. So yun po yung naging issue. So ito po yung isa, Redmi 7. Wala po itong backlight. Ayan, kung napapansin nyo po, sinarge ko po siya at wala po makikitang backlight. So galing na rin ito sa ibang paggawaan. No backlight, vibrate notification light lang ang nakalagay. So ayan guys, ito po yung gagawin natin ngayon. Sinubukan niya na ito gawin ng may-ari, kaso ang itinagal lang daw ay 2 days lang. So ginaya niya ang ating video pero bumalik daw. So ngayon, paano ba ito gawin ng tama? Yan, kung napapansin nyo po, logo-logo lang siya. Pag i-charge natin, kahit i-on po natin, logo-logo lang siya. At pag i-passboot naman natin, ay hindi namamatay. Ayan guys, kung napapansin nyo po, kung i-passboot po natin, ay nag-steady lang siya at hindi nagpatay-patay. Kapag tanggalin naman natin siya, ayan, kahit i-charge natin or i-on natin, ang problema, bootloop lang talaga, logo-logo lang ng MI ang nakikita. Wala kang makikitang charging percentage. Ayan guys, kahit salpakan mo siya ng charger, ang nakikita ay MI logo at namamatay, nagbi-blink lang po siya. So ayan guys, ito po yung problema niya, hanggang bootloop lang, blink-blink ang nakalagay. So unahin natin paggawa itong inayos na ng may-ari. So nag-DIY po siya, inabot lang po ng 2 days. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang dapat gawin para hindi na po babalik ang sira. So buksan muna natin. Ayan, nakikita na natin ang loob. Dandahanin natin yung fingerprint. Pwedeng maputol yan kapag nag-DIY ka at hindi mo naingatan. So ayan, may flex po yan. So wala na pong isang screw, hindi na naibalik at nabuksan na talaga dahil sira na ang warranty sticker. So ayan, buksan muna natin, tanggalin natin yung screw. Bago ang lahat, shoutout muna tayo dito. Ayan lahat, at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout po sa inyo. Ayan guys, kung napapansin nyo po, may mga plugs na po sa board. So malalaman mo talaga na sinubukan na ito gawin. Pero hindi po ito basta-basta magawa kapag wala kang sapat na gamit. So ayan guys, tanggalin muna natin. At kung napapansin nyo po, tinanggal na po yung battery, wala nang dikit. At kung napapansin nyo rin po, pati yung piyos, hininang na. So wala po sa piyos kapag ganun ang naging problema. So ayan, kahit itest ko pa ng battery para ipakita ko sa inyo kung legit ba itong ginagawa natin. So ayan, tinest ko rin sa battery kasi baka sabihin ng iba, baka battery lang. So ayan, sinubukan ko siya ng battery. Parehas lang po yan ng polarity. Ayan, kung itesting ko po siya at ipapakita ko sa inyo, ang problema talaga ay ganun pa rin. So ayan guys, isalpak muna natin yung flex at i-on natin. Ayan, kung napapansin nyo po, lumalabas po yung logo. Pero namamatay pa rin. Wala pong pagbabago. Ayan, iulit pa natin isa pa. Bagong battery na po ang nilagay natin. Ayan, namamatay talaga. So paano ba ito gawin ng normal na hindi na babalik ang sira? So ayan, nang una, baklasin muna natin yung board. Tatanggalin natin yan. At mamaya ayusin natin dahil wala na pong dikit ang battery. So ayan guys, kung napapansin nyo po, may mga piyesa na po na natanggal gawa nung dahil siguro sa pag-init at malakas ang hangin kaya nagsitalsikan. So ayan guys, hindi po siguro ginamitan ng hot air kaya ang nangyari, nagsitalsikan ang mga piyesa na maliit. So dapat dito lang po ang gagawin. Para maging perfect po ang paggawa, ang kailangan dito, alisin ang caps at initan ang ilalim na IC. So ayun guys, kung napapansin nyo po, nilagyan ko ng plugs. Ang tamang paggawa po talaga dito para maging normal ay hindi po irehit yung bakal na yan. Ang kailangan nyo po dyan, aalisin at tatanggalin. Yun nga lang, hindi po yan basta-basta matanggal. Dahil sobrang kunat at hirap at dikit na dikit talaga yan, ang caps na yan, hindi yan basta-basta matanggal. Ayan, kung napansin nyo po, medyo natagalan ako pagtanggal yan. Ang kailangan nyo dyan, nakatudo ang hot air. Hot air po ang kailangan para matanggal yan. So ayun guys, yung itim na yan, initan mo lang yan, kahit hindi mo na rin yan initan, ay okay lang. Basta matanggal mo yung caps na malaki. So ayan guys, yan po ang tamang paggawa para hindi na po siya babalik. So kung napapansin nyo po, wala po talagang butas ng caps, wala pong exhaust, kaya ang mangyayari, nagbo-bootloop ang unit. So madalas po talaga kapag walang butas yan. Ayan guys, kung napapansin nyo po, binalik ko rin yung caps pero hindi ko na po yan inayos pagbalik. So medyo nakangat ng konti. Ayan, kahit linisin mo siya, nangitim na po yung talaga yung pinaka-caps.
So kung napapansin niyo po, yung pyesa na maliliit na nagsitalsikan sa maling hangin po yan, hindi na po yan papalitan kasi wala namang connection yan. Oh, ayan, tanggalin na natin sa PCB holder at ibalik natin yung mga camera na tinanggal natin. So ayan, at i-test din natin mamaya kung tama ba yung paggawa. So ang technique talaga dito ay ito ang pinaka-best technique sa paggawa. Ayan, ibalik muna natin yung antena, yung board. At higit sa lahat, ingatan nyo yan, ikabit ang antena para hindi mawala ng signal. At yung pinaka-battery niya, ayan, medyo hilaw ang pagkahinang, ay ayusin din natin sa pagkakahinang. So, the best solution din po yan kapag natanggal ang fuse ay back to kunat na rin malubat ang cellphone. So, ayan guys, naibalik ko ng tama ang battery at lagyan din natin ng dikit yan para kapag nababagsak ay hindi po masisira ang flex ng battery. So, ayan guys, nag-apply ako ng double adhesive. So, double-sided tape din po ang tawag dyan. So, saka natin i-install ang battery para hindi po maalog-alog. Ayan, kung napapansin nyo po, hindi na po natatanggal ang battery dahil meron na pong dikit. So, kailangan po talaga kapag tinanggal ang battery, kailangan madikitan. At ibalik din natin yung fingerprint. At ayan, huwag po kayong kukurap. Iti-test na natin kung gumana ba yung ginawa natin. Kung lalabas ba ang percentage at hindi na namamatay. Ayan guys, kung napapansin nyo, lumabas po ang charging percentage. So yun lang po ang ginawa ko. Yun po ang the best technique. Huwag nyo pong i-rehit ang pinaka-caps. Ang kailangan nyo po doon, tanggalin nyo at kailangan marehit yung ilalim. At kahit hindi naman marehit, basta matanggal ang caps. Pero hindi po yan basta-basta matanggal kapag wala po kayong hot air. So kung ang gamit nyo po ay hair blower lang, ay hindi po talaga yan matanggal. So ayan, ibalik ko muna yung mga screw lahat. At mamaya, i-on natin kung magtuloy ba at tama rin ba ang ginawa natin. So kanina, hindi pa natin na-power on. At ngayon, mamaya-maya, ay i-power on natin kung magtutuloy ba siya o magagana ba papunta sa Mino. 2 days lang po ito ang itinagal nung naayos ng may-ari. So sa mga nag-DIY talaga dyan, tips ko sa inyo, gumamit po kayo ng hot air. Huwag po kayo gumamit ng hair blower kasi hindi po yan nakakagawa ng ganito. Sobrang kunat po tanggalin ang caps nito. So ayun guys, i-on ko na at i-test ko sa inyo. Ipapakita ko kung normal ba ang ginawa ko. Kapag lumabas po ang Mino, hindi na po siya namamatay. Hindi kagaya kanina na namamatay talaga siya. Blink MI lang. At ngayon, ayan, kung napapansin nyo po, nasa Mino na tayo. So, ibig sabihin, normal na po ang ginawa natin. Ang dami ko na pong ginawang ganito. Wala na pong bumabalik. So, dahil yan po ang perfect na paggawa. Huwag nyo pong i-rehit ang CPU kasi pwedeng matuluyan yan. Marami na pong kaso niya na natuluyan kapag ginawa at ininitan yan. So, ayan, para matest natin, itest ko siya ng SIM card kung meron bang signal. So ayan, mapapansin nyo po, meron pong lumabas na bar. Ayan, kung napapansin nyo po, pati yung data ay okay na rin, lumabas po yung 4G. So normal na po ito, wala na pong sakit sa ulo. Ang kagandahan po dito, wala pong nabura na files. So yun lang guys, sana nakakuha po kayo ng kunting idea kung paano gawin ang nagbubotlop or nagbiblink lang na cellphone kagaya ng Note 9, Redmi 9 ay best solution po ang ganito. So yun lang guys, yun lang ang ginawa ko. Back to normal na siya, wala na pong sakit sa ulo. Tested po ang ganitong gawaan. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video. Maraming salamat.